Alice, ako ang pumatay sa kanya. Hindi ako tatakbo. Nurse, punta mo ako sa Doc Arboleda. Inform him na buhay pa yung anak niya. Hindi ako titigil hanggat hindi natin natatakbuan si Jacob at ang tunay ninyong anak. Meron lang po sana akong hihilingin. Kung pwede po sana tayong tatlo na lang muna yung makakaalap tungkol dito. May justisya talaga sa mundo eh, ano? Pinagbayaran niya lahat ng kasalanan niya. Kaya ikaw, magbago ka na, ha? Mamaya ikaw na susunod doon. Kawawa naman po si Kalina. Wala na po siyang nanay, wala po po siyang tatay. Salbay, kasi siya kayo walang mag-aasikas sa kanya. Masakit din to para sa akin. Dahil nag-iisang kaibigan ko si Lynette. At ngayon, baka pati ang asawa ko mawala sa akin. Papatayin ka ni Simeon ngayon. Kaya kung ako sa'yo, magdasal ka na! Malakas ang kutob ko na may kinalaman dito si Tita Lynette eh. Kailangan malaman ko muna kung sino yung mga kasama niya. Sa ayaw at sa gusto mo, susundin mo ako! O baka naman gusto mong mamatay talaga si TJ? Ha? Kaya naman laki ang utang nilog ko kay Doña Ana. Dahil sa kanya, nagbago yung buhay ko. Kailangan malaman nila kung sino mga kalaban nila. May mangyari man sa akin, wala na akong pakialam doon. Sa'yo, anong gagawin ko? Wala kang gagawin, Kyla. Anong ginawa mo kay DJ? Mommy, how can you do this to him? Si Lynette ang may gawa nun, hindi ako. At ngayon, pinagbabayaran na niya yung kasalanan niya. Pero magkakasabot kayo. At sigurado ako, alam mo yung tungkol dito. Pero bakit hindi mo siya pinigilan? Kyla, may sariling isip si Lynette. Hindi naman sumusunod sa akin yun eh. Tsaka pwede ba anak? Huwag na natin pagtalunan to. Ang importante, buhay si TJ. Oo, buhay siya. At hindi ako aalis sa tabi niya. Hindi ko kayo bibigyan ng pagkakataon na tapusin ang inumpisahan ni Tita Lynette. Kyla, hindi ako mamamatay tao. Mami, hindi pa! Pero pag naipit na kayo, sigurado ako gagawin niyo rin yung ginawa ni Tita Lynette. Kyla, nawawala ang daddy mo. Pinuntahan niya si Simeon at si Tito Jacob mo, pero ngayon, hanggang ngayon wala, hindi pa siya bumabalik. Kung ano man yung mangyari kay Daddy, kasalanan mo yun. Ginagawa lang naman niya to para mapasaya ka eh. Anak, makabalik lang ng buhay ang Daddy mo. Magbabago na ako. Mas importante kayo sa akin kaysa sa anong yaman. Pinapangako ko, anak, magbabago na ako. Mami, hindi ako magsusubong kay Lola. Kahit ba paano, magulong ko pa rin naman kayo eh. Hindi ako aalis dito. Hintayin ko magising si TJ. At kung ano man yung magiging desisyon niya, kung magsusubong man siya kay Lola Ana, hindi ko siya pipigilan. Oh my God.
sabihin na gano'n. Tonya Ana, maraming salamat po. Iha, hindi ako kailangan pasalamatan. I'm so sorry with what happened. At saka, Iha, huwag kayong mag-aalala ng kahit na ano. Ako na ang bahala sa lahat ng gastos dito, ha? Salamat po, Tonya Ana. Maraming salamat. Oo, ka nang umiyak. Okay lang, ha? Halika, upo tayo. Ito po. Sa mga anak ko. Sana sa susunod na pagkikita natin, anak, matanggap mo na ang totoo. Pumasok sa school. Let's celebrate! Okay lang po. Kahapon pa naman po yung birthday ko eh. Next year na lang po. Pasensya ka na, hindi ko na naalala. Paano ba naman? Dami-dami problema dito sa bahay. Sa isip ko'y walang iba.
Ano ba? Ba't ka ba nakatitig sa akin? Hindi ka natutulog? Matulog ka na nga, nakadinat ka pa? Tay, huwag na po ako iiwan. Huwag po kayong maaalis. Mamamatay o makukulong. Huwag po kayong maaalis. Eh, mas tinatakot po ko sa sinasabi mo eh. Ano ka ba? Ba't ako aalis? Ayan, tika. Ayan. Magsawa ka sa mukha ko, ha? Hindi ako aalis, ha? Yan, oh. Titigan mo, ha? Alay. Oo, patanggal ang maskara ko. Hindi ako aalis. Ayan, titigan mo pa, Felix. Titigan mo. Oh, okay? Hindi kita iiwan. Hinding-hindi, no? Kasama tayo. Patanggal nga yung maskara ko. Ano ka na? Kiss ka na. Pikit na. Ayoko. Pikit, sabay tayo. Ayoko. Pikit na, baby. Sabay. Ayoko matulog. Tulog na, baby. Sige nga. Ang pakala sa tatay. Si Mami, bakit po wala pong dumadalaw sa kanya? Wala po siyang mga kaibigan kasi po bad po siya. Tara nga dito. Ipagdasal na lang natin kanina. Na sana, kung nasan man yung kaluluwa ni Ate Lynette, matahimik na siya. Bakit po nakasarado yung kabaong? Hindi kasi maganda yung pagkamatay niya eh. Kaya mas mabuti kung isasara na lang natin. Salamat po. Napakabait niyo po sa amin. Bahala na ang Diyos kay Lynette. At ako naman, bahala na. Bahala na ako sa iyo. Ni Kalila mula ngayon. Please, mga guards, sa mga pagkain. Pati, pasok na doon sa labas. Kumusta na? Ano na ba ang mga nangyayari dito? Mabuti naman po. Wala naman po masyadong dumadalaw. Paano ako? Uhaw na ako. Paano, Jacob? Pakainin ko ba to? Huy! Oh, paano ba yan? Eh, parang wala nang pakialam sa'yo yung pinsan mo eh. Pag pinatawag ka niyan, bubuhayin kita. Jacob. Jacob, parang awa mo na. Jacob. Ah! Ay, sino yung ginawa mo? Ano? Tama na, parang awa mo na! Tama na. Tama na! Simeon, parang awa mo na! Oh, tama na talaga yan. Nauubusan na ng dugo yan eh. Pag namatay yung pinsan mo, sigaw ka lang ha. Para mailibing. Oh. Sisko.
Tayla, tawarin mo ako. Desmond. 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 Desmond, lumabang ka. Makakalis tayo dito. Tapos sa mundo mo. Para sa akin. Sa pamilya natin. Wala pang balita kay Jacob. Ano ba naman yan? Bakit pa hindi nila mahanap-hanap ang apo ko? Maliit lang naman ang Pilipinas, Maria. Wala silang lead, Ana. Bueno, gawin mo ng 5 million ang reward. Tingnan ko lang kung hindi pa nila makikita si Jacob. Sige. Sasabihin ko sa mga pulis. Kaagad na to. Hello? Lola Ana? Oh. Ano, Claire? Si Kyla, nasa hospital pa rin ba? Mabuti naman ang may magbabantay kay TJ. Tapos nga rito, babalik pa ako sa ospital para kausapin niyo ang doktor. Tsaka, Claire, napapansin ko parang hindi ko yata masyadong napakikita itong si Desmond. Hey, Lola, yun nga ho yung sasabihin ko sa inyo, eh. Kasi hanggang ngayon, hindi pa ho umuwi si Desmond, eh. Eh, bakit ba? Saan ba siya nagpunta? Kinontak ko kasi siya ni Simeon. Humingi ho ng ransom para kay Jacob. Eh, hindi na ho niya sinabi sa inyo para hindi na daw ho kayong mag-alala. Susurpresahin niya ho sana kayo, kaya lang. Pero ano masamang nangyari? There, you put this away from me! Ako lang ang dapat na nakikipag-negotiate kay Jacob. Wala nang iba kundi ako lang! So how are you going to find them now? Tell me, how? Oh, Maria. Ano nangyari? Ano ba itong nangyayari sa atin? Tell them everything that you know. Go! Maria, dalhin mo yan sa presinto. Dalhin mo! Oo. Ngayon, alam mo na kung anong nararamdam mo sa mawala na asawa. Go! Dalhin mo yan! Lola, ang ibig niyo kong sabihin na aking Simeon si Jacob? Sana makuha na yung Simeon na yun! Sana makuha na siya! Itinaas na ang reward sa ulo ng takas na bilanggo na si Simeon Velasco. Mula 2 milyong piso ay nagbigay pa ng dagdag na 3 milyon si Doña Ana Montreal para sa kaihuhuli ng kriminal na di umano'y may hawak sa apo niyang si Jacob Montreal at ang pinsan nitong si Desmond Montreal. Ayon sa asawa ni Desmond, nakipagkita ang biktima kay Velasco para i-ransom si Jacob. Sinungaling. Siya pumunta sa akin. Simula kahapon, kung may impormasyon kayo sa kinaroroonan ni Simeon Velasco,
Tito Manny, nasaan po si Mami ngayon? Ha? Ano eh? Nadal po ba siya sa Imperno? Pinaparusahan po ba siya dun? Hindi, Kalila. Nasa heaven siya. Pinitawad na siya ni God. Masaya na siya dun. Talaga, Jennifer? Oo, Kalila. Kaya huwag ka na malungkot, ha? Nasa heaven ka pala, Mami. Jennifer, bakit naman yun ang sinabi mo kay Kalila? Kasi po, naniniwala po ako na mabait po si Jesus. Di ba po, dati po natin siya lahat? Kahit kami po tayo kasama, di ba po, tinatanggap niya po tayo? Anak, tama yun, tinatanggap niya tayo. Pero kinakailangan muna, magsisi muna tayo sa mga kasalanan natin at humingi tayo ng tawad sa kanya. Pero bakit po kayo, Tay? Hindi pa nga po ako nagsasorry, pinapatawad niya na po ako. Di ba po, ganun po si Jesus? Di ba, Alip? Basta... Ang importante na pasaya mo si Kalila, okay? Tapos kung nasama si Lynette ngayon, siya lang nakapaalam nun at si God, siyempre, at si Jesus. Malapit na to. Jacob, kung sakaling makatakas ka, please, pakihingi ako ng tawad sa kanilang lahat. Huwag mong papayaan si Kyla. Wala siyang kinalaman dito. Simeon, maawa ka naman, oh. Dali mo na si Desmond sa ospital. Bakit ka naman dadali sa ospital yan? Eh, dapat nga mamatay yan, eh. O baka naman nakukonsensya kang mamatay yan sa harapan mo. Dahil alam mo, kasalanan mo pag namatay siya. Hindi naman ako katulad mo, eh. Na walang konsensya. Ah, talaga? Gusto mo mabuhay yung pinsan mo. Gagawin mo ba lahat ng sasabihin ko? Oo. Dadalhin mo ba sa akin si Sandra at si Michelle? Oo. Dadalhin ko si Sandra at si Michelle. Alam kong nawawala si Jacob. Pero sana huwag mong kalilimutan na may anak ka pa. Ansiki! Hindi ko anak si Michelle, man. Anak siya ni Simeon sa ibang babae. Aray ko! Bakit na naman? Wala! Nakakaasar ka na talaga. Hihintayin kong mahanap si Jacob Manning. Sabay naming hahanapin ang anak namin. Gagawin ko lang to kung dadali mo muna si Desmond sa ospital. Kayong dalawa ni Michelle, kapalit ni Jacob. Kailangan kong gawin to, Manny. Kailangan ko iligtas si Jacob. Kahit ang ibig sabihin pa nun, ako ang kailangan masaktan. Sinabi ko na nga ba, doble kara kakausap! May sa demonyo talaga yung pinsan mo. Subukan nga natin kung may sa demonyo talaga yung lahi mo.